Ang ating konstitusyon o saligang batas ay nagbibigay sa atin ng maraming freedom or karapatan. Sa Section 4, nakasaad dito sa English na no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. So ito yun sa English. Ibig sabihin no, na walang batas na pinapasa na nagpipigil sa karapatan ng tao sa pagsalita, pagpahayag, ma-radio man or sa newspaper, at ang karapatan ng tao sa pag-asimbol o paggrupo kung mayroon silang mga reklamo sa gobyerno, pero kailangan ito ay peaceful na paraan. Guys, sa sinabi ko, kung mayroon kang grievances o reklamo sa gobyerno, pwede kang maggrupo, may karapatan kayong maggrupo at gagawa ng demonstrasyon, pero sa peaceful na paraan. Pero makita nyo dito, ito ang peaceful na paraan, batuhan, bubugan, at paluan. Pero laging minimaintain ng ating mga pulis ang zero tolerance. Itong mga grupo na ito ay ang iba nito ay binabayaran, sinusulan para guluhin ang gobyerno. Kahit sino mang presidente ang maupo sa Pilipinas, kahit kakaupo pa lang, ay nagdemonstrate na itong ito sa kalsada, nagprotesta na gusto nilang patalsikin ang ating mga presidente. Kahit na ang presidente ay bago pa lang, hindi pa siya corrupt, demonstrasyon na kaagad, protesta na kaagad. Sa parliamentary form of government, wala ang masyadong protesta. Dahil ang head of the government, yung prime minister, ay hindi siya directly elected sa mga tao. Yun yung kaibahan ngayon sa parliamentary system at presidential system. Sa presidential form of government, ganito ang sistema sa pang-gobyerno. Ang branches ay, so under this principle, nagkaroon ng co-equal or coordinate powers among the three branches, the executive, the legislative, and the judiciary. Bawat opisyal ng gobyerno na na-assign sa power na ito ay hindi pinapayagan na sumubra o lumampas ang kanyang power kaysa ibang branches ng gobyerno. Kung mayroon mang gagawa nito beyond the limits set by the Constitution, ito ay mawalang silbi or maging null and void. Itong principle na ito of adoption ay minumotivate sa paniniwala na magkaroon ng arbitrary role kung ang tao or grupo ng tao ay siya lang lahat ang mag-exercise sa lahat ng power ito sa gobyerno. Sa presidential form of government, ito ay tinatawag na checks and balance. Checks by the president, checks by the Congress, and checks by the judiciary. Para sa branches na ito na tatlo ay walang umabuso o lumampas sa kanilang kapangyarihan. Ang tanong kung maganda ba itong sistema ng gobyerno sa atin ngayon, sa kasalukuyan, ang presidential form of government, depende. Ang presidential form of government ay maganda ito epektibo sa Amerika, sa Amerikano. In fact, doon tayo nakapattern sa ating 1935 Constitution, dito nakabase ang ating presidential form of government. Kasi ang kultura ng Amerikano iba. Sa Pilipino, itong presidential form of government ay medyo, lalo na sa mga Pilipino na sa Bisaya pa ay mga badlungon o mga buyagon, hindi ganang itong epektibo. No? Kasi halimbawa, ang presidente natin, kahit mayroon siyang mga magandang balak na maitulong sa bayan, pag hindi niya kontrolado ang Congress, wala ding mangyari. No? Hindi niya gustong maipapasa ang gusto. Makarecommend siya ng magandang mga batas pero hindi ito maipasa kung ang majority sa Congress ay hindi niya kaalyado. Dito sa Pilipinas na maraming mga abusado, kailangan natin ng isang leader o head of the state na may power na parang dictator or parang dictator na nga. Ang importante na mayroon siyang magandang layunin para sa bayan. Pero hindi ito magawa ni President Rodrigo Duterte under the presidential form of government.
Naalala natin yung pag-declare ng martial law sa Marawi, ilang linggo lang, ay maraming kumukuntra, lalo na yung mga hindi kalyado sa presidente na nasa Congress. Ang layunin na ito ay nakasalalay ang national security. Pero hindi, kinukuntra palagi nila ang ginagawa sa ating presidente. Yun yung problema sa presidential form of government. Kasi bawat isa mga politiko or mga leader ay mayroong hidden agenda. Under the parliamentary system of government, ang head of the government, ang prime minister, which is also the executive, ay elected directly by the parliament or legislature. Hindi siya pinili sa mga tao. Kaya mayroon siyang accountability sa parliament or sa legislature. But the moment he become a prime minister, the legislature or the parliament is under his command. Yun yung nakaganda. Ang power ng prime minister ay mas broad compared to the president under the presidential system of government. So maganda itong sistema. Kung anong layunin ng prime minister, makagawa siya kaagad ng batas para doon. Walang kukuntra. Bukod pa diyan, malaking matipid sa Pilipinas. Kasi wala nang sinit na susilduhan na napakalaki. No? Kaunti na lang ang member of parliament na lang at saka yung sa executive, yung mga cabinet member. Alam nyo ba na napakalaking budget sa sinit ngayon? Isipin mo sa 2019, according to the report, si House Majority Leader na si Rolando Andaya, sinabi niya na ngayong sa taon ng 2019, naka-budget ang 3.757 trillion, isipin mo trillion, budget for 2019. Sa 2020 ngayon, mas lalong lumaki ito. Bawat isa nito ay binigyan ng halos 70 million na allocation, kahit anong tawag nito, pork barrel ba o hindi, basta napakalaking pira ito. No? So isipin mo na lang ang halos 4 trillion na budget. Pag igasto yon kahit one third lang ng pira na noon, ay malaking bagay na sa infrastructure sa iba-ibang probinsya. Lahat ma-improve. So ganun yon. Pag maging parliamentary tayo, malaking matipid at saka mawala na yung puro protista-protista ang gulo. No? So ganun kaganda ang parliamentary government. Lahat sa Asia, karamihan, ay parliamentary system ang gobyerno nila. Tayo lang ang, at saka Indonesia, ang presidential form of government. Tingnan mo ang Malaysia at Singapore. Dati, mas mataas pa in terms of economy ang Philippines, pero natalo tayo. Dahil nga sa system ng government nila sa Malaysia at Singapore, si Mahathir at saka si Lee Kuan Yew, ina-apply nila yung may pagka-dictator na sistema na medyo stricto. No? Dahil under the parliament government, yun magawa nila yon. Tayo sa Pilipinas, hindi natin bagay ang presidential system. Ang bagay sa atin, parliament. Ang presidential system government, maganda yon pero bagay yon sa Amerika dahil nga sa kultura nila. Siguro maraming nagtanong kung or nalilito, ano ba yung head of the state at saka head of government? Ganito yon under the parliamentary system, example sa Britain, no, si Queen Elizabeth, tawag sa kanya ay head of the state. Pero ang head of the government, which is more powerful, ay ang prime minister. Ang head of the state ay more on ceremonial lamang. Kahit sa Thailand, mayroon din silang hari doon or sa iba pang mga monarch, parliament monarchy na sistema. Ang power talaga na malaki ay doon sa prime minister. Sila ang nagpatakbo sa gobyerno. Siya ang head of the state. Ang king or queen ay ceremonial lamang. At hanggang sa sunod, marami pa kaming kikwento sa inyo. Huwag niyong kalimutan mag-subscribe sa aking channel. Maraming salamat.